ang talbos ng kamote. Wow! Magandang buhay, Pilipinas! Magandang buhay, mga ka-okay! Kumusta na kayo dyan? Kayo ba'y nag-almusal na sa umagang ito? Ang ating video sa araw na to ay pag-uusapan natin ang kamote! Wow! Ayun! Yung talbos ng kamote, kamote leaves, sweet potato ang tawag ng mga Amerikano. Ayun ha! Ito ay scientifically named Epomoea batatas. Research pa ako. Ano yung talbos ng kamote? Pero alam nyo ba na ito ay napakayaman sa vitamina. Kaya ito ako, isishare ko sa inyo ng konti. Alam nyo ba na ito ay napakayaman sa vitamin C, yung ascorbic acid na talagang makakatulong sa'yo para lumakas ang inyong immune system para hindi ka kagad magkakasakit. Ano? At ito rin ay malaking tulong para sa kalusugan ng puso dahil ito ay may vitamin K, di ba? Kaya kapag ikaw ay nai-in love, ayun, kailangan mo ng talbos ng kamote para malusog ang puso, di ba? Ayun. At alam niyo ba sa Pilipinas napakarami ng diabetic, ay may mga sakit na diabetes. Alam niyo ba ang talbos ng kamote ay malaking tulong anti-diabetes din ito? Ayun, at napakarami pa, ito rin ay antioxidant, di ba? Napakayaman ng kamote. Ang tanong, bakit ba talaga itong mga tao na ito, lalo na yung mga bata, hindi kumakain ng talbos ng kamote? Ito'y napakasustansya at napakalaki ng tulong sa kalusugan, di ba? Ayun, kaya mga nanay, shout out sa inyo. Sana ay maging expert kayo na magluto ng talbos ng kamote. Gawin nyo itong patibong na para itong maglasang karne para matutong kumain yung mga anak nyo ng talbos ng kamote. Kasi ito ay napakayaman at ang laki ng nawawala kapag hindi tayo kumakain ng talbos ng kamote. Kaya ayun, sana ay turuan natin kumain ng gulay, lalo na ng talbos ng kamote, ang ating mga anak. Para, kaso minsan, yung nanay, yung tatay, hindi kumakain ng talbos ng kamote, paano yung tuturuan? Kaya yun, pag-aralan natin, dahil ito po talagang malaki ang tulong sa ating kalusugan. Ayun, kaya ngayong araw, magtatanim ako ng talbos ng kamote. Samahan nyo ko, okay? Paano ba magtanim ng talbos ng kamote? Okay, in a few minutes, let's plant kamote! Ayun, napapag-usapan natin yung kamote, no? Talagang, tuturuan ko kayo paano magtanim ng kamote. Yan. At, alam nyo, sabi ko nga, napakarami ng vitamins ng kamote, ng talbos ng kamote, ha? Napakarami, vitamin C, nasabi ko na yan kanina, vitamin B, beta-carotene, vitamin A, vitamin K, at kung ano-ano pa mga vitamins na marami, riboflavin, ang dami, sobra, dumudugo ang utak ko, mag-research na lang kayo para mas sigurado, pero talaga promise, marami talagang tulong ito, ang talbos ng kamote, ang pagkain, kaya ngayon, magtatanim ako dahil isa ito sa mga paborito kong gulay, ang talbos ng kamote, dahil naman, talaga si Nanay Beth, napakagaling, ang sarap magluto ng kamote, ayan, ito ha. Ayan, paano ba magtatanim ng kamote? Nakita nyo? Alam nyo yung style natin ng pagtatanim ng kamote, hindi sa malaking farm o sa malaking lupa. Alam ko naman na yung iba natin ay nasa syudad, nandyan lang sa mga sa syudad na medyo wala naman lupa. Ayun, yung paso, yan, pwede yan. Ayun, ngayon ako, itong style natin. Ito, may mga bagay rito. Ito, mga basura na lang to. Gagawin natin itong kapaki-pakinabang. Yan din ang mga style natin. Ito, yan. Ito, gulong. Nakita nyo yung gulong? Ayan. So, tingnan nyo mabuti. Nakikita nyo ba dyan? Okay. So, paano ba tanim ng talbos ng kamote? Ito, lalagay ko sa... Ito, sa pin. Lalagay natin sa pin. Ito ay canvas. Na, natapon na, pinulot ko lang to. Yan. Kailangan pa bang gumastos ng marami? Hindi. Simple lang. Mag-isip ka lang. Ayan. Teka.
lalagyan ko ng kutsyon para yan. O di ba, yung kutsyon kaysa itapon mo diyan na lang, hindi yan mabubulok. Ha? Naranasan ko yan, hindi nabubulok yung kutsyon, nandiyan pa rin, ang tagal ng panahon. Ayan. Okay? Oh, nakita nyo na? Ayan, okay. Tingnan nyo mabuti. Close up natin, ha? Tingnan nyo mabuti, ha? Ayan, okay. Ayan na, ha? Oh, gulong, may kutsyon. Ayan. So, di ba? Ngayon, asan yung kamote? Ah, wala pa palang lupa. Okay, lagyan natin ang lupa. Okay. Speaking ng lupa, alam nyo ba yung lupa? Ang magandang lupa na taniman, yung buwaghag. Yung madaling madaling pumasok ang hangin at saka madaling magsubside yung tubig, yung nang napakagandang lupa na taniman. Ayan. So ito yung lupa. Lalagyan natin ang lupa. Okay. Ito na po ang lupa, lalagyan na natin. Oops. Parang kulang pa yata yung lupa. Oops. Ito, the best. Kaya lang ito, ha. Tignan mo. Ang pangit, oh. Madaling masira. Nakakainis. Binili ko pa naman. Ha? Excited ako, nasira agad. Ha? Saan kaya gawa to? Ha? Ayan. Ayan, nakikita nyo ba dyan? Okay. Siguraduhin din natin na malinis yung lupa. Kasi baka may mga mikrobyo. Ah, yung iba nga, ini-sterilize pa yan. Binibilid sa araw, binubusan ng may tatubig. Ayan. So, dahil parang kulang yung lupa, kukuha ko ng lupa, okay? I'll be right back. Kukuha ko ng lupa. Bye. Teka lang ha, wait kayo dyan. Eto na ako. Nainip ba kayo? Ayan. Kumuha ako ng lupa. At ang lupang ito ay magic. Wala naman lupa dito dahil dito'y taas ng building. Pero sa tagal ng panahon, nagdumami yung lupa. Sa ako na ikikwento sa inyo kung paano nangyari yun. Okay? Dadagdagan ko ng lupa dahil kulang. Ayan. Oops, okay na. Pwede na siguro to. Alam nyo, sa Pilipinas, napakarami ng talbos ng kamote. At ang maganda sa talbos ng kamote, itusok-tusok mo lang kung saan-saan dyan. Tutubo nyo at dadami. Diba? At ang dami, available yan. Ngayon, sa atin, sa harapan ng bahay mo, sa paso, pwede na. Diba? Pwede na yan. Sa paso, tusukan mo lang and then lagyan mo ng konting paggagapangan o kaya pampaganda rin para maging green yung ano, yung harapan ng bahay mo, di ba? Oh. Ayun. Napakadaling i-maintain. Hindi mo kailangan ng diligan ng diligan, di ba? Ayun. So, ito na yung ating lupa. At ngayon, ito. Ha? Magtatanim na tayo ng talbos ng kamote. Tingnan niyo, ha. Oh. Oh, tinanggalan ko na ng dahon 'to. At iniluto na namin. Yun ang lunch ko ngayon. Ha? Ngayon, ito. Napanot na, nakalbo na. Parang yung ulo ko. Ngayon, ito. Itutusok natin. Ayan. Ha? Ayan, ha? Kaya ako dito itutusok. Papagapangin ko yan dyan. Kasi gagawin kong green. Ang pangiting nito, magiging green yan kapag ito tumubo na. Ayan, ganyan lang. Ha? Simple lang, itutusok lang. Abangan nyo ha, sa mga susunod kong tutubo to. Ayan. Ang tanong, tutubo ba talaga ito? Malalaman natin, in a few days, malalaman natin kung tayo ay tagumpay sa pagtatanim ng kamote. Tusok lang. Itusok-tusok mo lang. Tusok lang. Teka, mukhang kang... Ah, hindi. Kala ko kangkong eh. Tingnan natin kung gaano tayo kagaling magtanim ng kamote. Turuan niya ng kumain ng kamote yung sarili nyo at lalo na mga anak. Diba?
Yan. Ayan. So, nakita niya kung paano magtanim ng talbos ng kamote. Close up, close up. Ayan. Ayan. So, nakita niya na. O, ngayon, hindi pa natin malalaman kung tutubo. Pero, meron akong proof na ipapakita sa inyo na basta na lang itinusok ko at tumubo. Eto yun, ha. Promise, last week, siguro mga 6 days ko na ito na tinusok lang. Eto, tumubo na. Papakita ko sa inyo. Okay, ito yan. Ayan, nakikita nyo ba yan? Wow! Ha? Ito ha, ito, nung, kagaya rin nung itinim ko na, basta, wala nang dahon. Ayan, nakita nyo? May mga dahon na, yehey! Ayan, lumaki na kayo at kakainin ko kayo. Ayan. So, nakita nyo, ito pa yung isa. Diba? Ayan, nasa pasulang yan. Nasa pasulang yan, pero papalitan ko ng lupa yan. Ayan. So, nakita nyo yung ating style ng pagtatanim ng kamote. Napakadali lang magtanim ng kamote. Di ba? Ganun lang, gumamit lang ako ng gulong, kaparasong lupa, at mga patapon na bagay, nilagay natin sa ilalim, at yun, abangan natin ha. Ayun, pero napakita ko na sa inyo ha, na yung proof na may tumubo ngayon. Ayun, yun po, ganun magtanim ng talbos ng kamote. Ngayon, ang problema, pag tumubo na yan, kailangan kainin. Okay? Ayun, sana po meron kayong natutunan sa araw na ito sa ating pagtatanim ng kamote. Bow! Ayun. So, ayun, simulan nyo ng turuan ng inyong mga anak na kumain ng talbos ng kamote. Ayun po, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag nyong kalimutan na i-share ang ating video and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod na video ko. Ayun, maraming salamat po. Ha? Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay kayong lahat. God bless you all, Philippines. Bye.